pag ng Panginoon. Kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal ng mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa pagdiriwang po natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa mga biyaya niyang pinagkaloob sa ating lahat, sa biyaya ng ating buhay, sa biyaya ng ating pamilya, sa biyaya ng ating komunidad at ating pananampalataya. Taas natin sa misang ito ang ating mga panalangin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga banal, si San Padre Pio, at ngayong ating pinagdiriwang ang paggunita sa mga martir na sina San Carlos Luanga. Hingin natin ang kanilang tulong sa pagtataas natin ng ating mga panalangin at mga intention sa Panginoong Diyos. Taas natin din ang ating iba pang mga personal na mga panalangin. At upang tayo ngayon ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, ating pong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami, Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Pagalob mo ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbolo ng kahalayang umiiral sa mundong ito.
at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan at ang binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa. Ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kauliwlihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya sinunggaban siya, pinatay at tinapon sa labas ng ubasan.
Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasa saad sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudiyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang ito. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang tanghali po sa inyong lahat, no? Tragic, kagimbal-gimbal ang ending ng kwento ng Ebanghelyo, ang talinhaga tungkol sa ubasan, no? Mayroong isang may-ari na may-ari ng ubasan na meron siyang kinuhang mga kasama na magtatabaho dito sa kanyang bukid. At bilang may-ari, hindi pinagkatiwalaan niya ang mga kasamang iyon, no? Pero ang ginawa ng mga kasama ay masama, no? No? Dahil sinaktan at binugbog at pinatay pa yung mga taong inutusan ng may-ari ng ubasan para kunin sa mga kasama ang kaparte ng kanyang anin sa bukid. Kaya sinabi ko po na tragic, no? Kagimbal-gimbal ang pangyayari, no? Ito'y parabola ng Panginoon, no? Talinhaga, no? Na may kaugnayan sa ating buhay, no? Yung mga kasama, ang Diyos ang may-ari ng ubasan, no? Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, no? Tayo ay kanyang mga kasama, no? O sabihin natin po tayo ay mga katiwala ng Diyos, no? Ang lahat talaga naman ng nasa sa atin, yung buhay po natin, yung kalusugan mo, yung talino mo, at anumang pag-aari mo, your possessions, your intelligence, even your family, everything that belongs to you, do not really belong to you because it belongs to God. Lahat naman ang lahat namang ito, lahat ng mga nasa sa atin, ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. O caretaker, o stewards, no? Huwag tayong kikilos na para bang yung kung ano man yung nasa sa atin ay talagang ating-atin. May mga tao talaga na akala niya ang lahat ay kanya. Nagiging greedy, nagiging gahaman. Ito yung nangyari dun sa mga katiwala o sa mga kasama. No? Inangkin nila yung ubasan, no? No? Na hindi naman sila ang may-ari. Sila'y pinagkatiwalaan lamang ng tunay na may-ari.
Tayo nga po ay mga katiwala lamang ng Diyos, no? No? Yung buhay, yung anuman na nasa sa atin, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos, no? Dapat nating pangalagaan. At kung anuman yung meron tayo, hindi para ito ay ating angkinin at sarilinin, kundi bagkus, inaasahan ng Diyos sa atin ay bunga, maging mapagbigay tayo. Maging mapagbahagi tayo. Gamitin natin ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin na mga biyaya para hindi lang tayo ang dapat lumago, kundi ang ating kapwa din. Dahil ang katotohanan nga ng lahat naman talaga ay mula sa Diyos. Ang lahat naman talaga ng biyaya ay galing sa Diyos. Kung tayo ay malakas, tayo ay malusog, magpasalamat tayo, no? Kung tayo ay may sakit, no? Lakasan natin ang ating loob, manampalataya tayo, no? Maniwala tayo. May tulong ang Diyos, no? Ang lahat ay pinagkatiwala lang sa atin, no? Everything is entrusted to us by God. Everything is grace, no? At dapat natin itong pahalagahan, no? Pinakikita din ng talinhagang ito, no? Ang Diyos ay mapagpasensya, no? Naghihintay siya sa atin, no? Upang tayo ay lumago, no? 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 Upang tayo ay magbago o maituwid natin ang mali nating mga ginagawa o mali nating pag-iisip, no? God is patient, no? Aside from being God is generous and God is love, God is patient, no? No? Kaya nga, pahalagahan natin ang mga biyaya ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa atin, no? No? Ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahagin ng ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahayin ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito katulad ng mga martir
na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama na martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghagi ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa na si Francisco
ni Gilbert naming arsobispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso, si San Jose, ang mga apostol, mga banal, si Santo Padre Pio, si San Carlos Luanga at mga kasamang martir na ating ginugnita sa araw na ito. At lahat ng iyong mga banal sa langit, sila na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagagaling na utos at turo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyang mo kami sa lahat ng masama. Mihiling namin, kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkalob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ngayon ang lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Yesu, panis bitidon ng patris, Yesu, pos biti, pos biti, akwe. Kibus, epotos noster, kibus, epotos noster, initinere, initinere, adomus Dei. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matanda, matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Espiritu nun patris, Jesu conspiti aque, Gibus e potus noster, Gibus e potus noster, in itinere, in itinere, Domus Dei. Jesu ponis viti donum patris, Jesu pons viti aque, Gibus et potus noster, Gibus et potus noster, in itinere, ad Domus Dei. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo ng nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita
sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisiyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mahal na Berhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Manila, ay naririto sa pambansang Dambana upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang 8 ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain ng pagdarasal ng pagdalaw ng inang mahal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga banal na kagamitang ito. Ang Rosaryo ng Mahal na Berheng Maria, ang mga banal na imahen at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobi mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasta amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami magsalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami magsalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nun sa unang ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nun sa unang-unang ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan, mapagkalingang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo upang ang Panginoong Diyos ay mahalin at paglingkuran sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Yeah.